Magandang araw sa inyong lahat. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Jacinta. At magbabahagi ako ng kwento sa inyo nung may nangyaring pang-aswang sa akin noong ipinagbubuntis ko yung panganay na anak namin ng asawa ko, na tawagin nating Freddy. Nangyari ito sa bahagi ng Bicol, pero hindi ko na lang papangalanan pa yung eksaktong lugar. Nang mga panahong ito, nasa mga 18 anyos po ako nang mabuntis. Nang malaman nyo ng asawa ko ay hindi naman siya nagdalawang isip na panagutan yung bata. Gayong nung mga panahong yon, ay halos lagpas isang taon rin naman yung aming naging relasyon. Masaya pang araw ito dahil magkakaroon na rin kami ng anak. Pero dahil biglaan nga yung aking pagbubuntis noon, napagpasya naming manatili na lamang sa bahay ng aking mga magulang. Noong una ay nagalit yung mga magulang ko, syempre. Pero kalaunan na inatanggap rin naman nila. Naging maayos din naman noon yung relasyon namin ng aking mister at ng aking mga magulang. May trabaho naman yung asawa ko, kaya't malimit itong nawawala sa bahay at gabi na rin kung nakaka-uwi. Pero kahit na ganon, wala naman kaming pangamba tuwing gabi, gayong kasama ko naman yung aking mga magulang. Isang umaga noon, dahil may inaasikaso sa aming bukirin yung aming mga magulang, ako na lamang yung nagpunta sa bayan. Nasa 3 buwan pa lamang noon yung aking dinadala, kaya't hindi pa gaanong mahirap yung aking sitwasyon. Gayong hindi pa nga kalakihan yung tiyan ko. Umalis na nga ako noon sa bahay at nagpunta sa bayan. Kagad namang hinanap ko yung aking mga bibilhin. At nang matapos ko nang mabili yung lahat ng mga yon, ay bigla namang sumama yung pakiramdam ko. Pinipilit ko na lamang na maglakad noon dahil pakiramdam ko ay nahihilo nga ako at parang masusuka. Napaisip pa nga ako noon na marahil dahil mainit nga yung panahon at samot-saring mga amoy yung aking nalalanghap. Kaya't ganoon na lang yung nararamdaman ko. Nakakita ako ng maupo noon. Kaya't nagpasya nga akong maupo muna upang magpahinga lang saglit. Labis na nga noon yung hilong aking nararamdaman. Kaya't napapapikit na rin ako ng aking mga mata. Ganon nga yung sitwasyon. Nang may marinig akong biglang kumausap sa akin. Nang idilat ko nga yung mga mata ko, nakita ko yung isang ginang na nakatayo sa aking harapan. Habang tinatanong kung okay lang ba yung aking pakiramdam. Tinignan ko pa nga yung mukha nito. At napagtanto ko namang hindi ko nga siya kakilala at hindi rin ako pamilyar sa kanya. Medyo kinabahan rin ako noon, pero hindi ko rin alam kung bakit. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, biglang sumakit yung tiyan ko, kaya't napahawak nga ako rito. Tinugunan ko naman yung ali na hindi maganda yung pakiramdam ko ng mga oras na yon. Lumapit nga ito lalo sa akin at hinawakan nga nito yung aking tiyan. At pati na rin yung may bandang leeg ko. Hindi ko maintindihan noon. Pero nang hawakan nga niya yung tiyan ko, ay lalo yung kumirot. Kaya't bahagya na nga akong napahiyaw dahil sa sakit na aking nararamdaman. Wala na akong nagawa noon kung hindi humingi ng tulong sa ali na nagpakilala naman sa akin na siya raw si Jacinta. Pinakiusapan na lamang ako ng aling ito na ihatid na lang daw niya ako sa may paradahan ng tricycle at nang makauwi na rin ako. Walang pasabi naman nito akong inalalayan para makatayo at siya na nga rin yung nagdala ng aking mga pinamili habang inaalalayan pa rin ako sa aking paglalakad. Hindi ko nga pinagtuunan ng pansin noon yung kanyang kamay na nakahawak lamang sa aking tiyan dahil yung mas iniisip ko noon ay ang makauwi na ako sa bahay lalo na't patuloy pa rin sumasakit yung tiyan ko. Nang makarating nga kami sa may paradahan ng tricycle, patungo na sa aming baryo. Mabuti na lang at nakasakay naman ako agad. Pinaupo naman ako ng ali sa tricycle. Pero kahit na nakaupo na ako noon, hindi pa rin niya inaalis yung kanyang kamay sa aking tiyan. Napatingin na nga ako sa kamay nito at nang mapansin niyang nakatingin ako roon, mabilis niya yung kinuha. Nagpasalamat naman ako sa naging tulong nito sa akin. At hindi na rin ito nagtagal at umalis na rin. Noong wala na ito,
bigla ring nawala yung sakit ng aking tiyan. Kahit papano rin ay bumuti naman yung aking pakiramdam. Nagtaka ako ng mga sandaling yon. Gayong batid kong imposible yung aking iniisip na siya nga yung dahilan kung bakit lalong sumama yung aking pakiramdam. Nagsimula na nga akong bumiyahe noon pa uwi. At habang tumatagal, pansin ko namang bumubuti nga ng tuluyan yung pakiramdam ko. Hindi na masakit yung tiyan ko at hindi na rin ako nahihilo. Hindi ko na lamang iniisip pa yung mga nangyari ng araw na yon. Dahil ligtas naman akong nakauwi sa bahay. Hindi ko na rin sinabi pa sa mga magulang ko at pati sa aking asawa yung mga nangyari. Kinagabihan nga po noon, hindi namin inaasahan yung mangyayari. Yun kasi yung unang pagkakataon na may nagparanas na aswang sa aming bahay. Mahimbing na nga yung tulog ng asawa ko ng mga oras na yon, habang ako naman ay tila hindi pa nga dinadalaw ng antok. Nagpapahinga na rin sa kanilang kwarto yung aking mga magulang. Habang nakahiga at nakatingin sa aming kisame, bigla akong nakaramdam ng kirot sa aking tiyan. Noong una, hindi ko muna pinansin yon at napaisip akong baka sa pwesto ko lamang yon ang paghiga. Pero kahit makalipas yung ilang sandali, ay lalo pang kumirot at hindi ko na nga alam yung dahilan. Napahawak na lamang ako sa aking tiyan noon habang hindi na nga maipinta yung aking mukha. Gabutil na rin yung pawis ng mga oras na yon at pakiramdam ko ay parang napakaalinsangan ng paligid. Kung gaano kasakit yung tiyan ko noong nasa bayan ako, ganon din kasakit nung gabing ito. Dahil doon ay napaisip na nga ako kung ano nga ba yung posibleng maging dahilan. Dahil wala naman akong nakain na magpapasama ng tiyan ko. Nasa ganong estado nga ako noon nang may kung anong bagay na tila bumagsak sa aming bubungan na naglikha ng malakas na pagkalabog. Kinabahan kaagad ako noon kahit na hindi ko alam kung ano nga bang may gawa ng pagkalabog na yon. Walang ano-ano, pinanindigan ako ng balahibo nang magkaroon ng magkakasunod na paghuni ng tiktik sa paligid. Mahina lamang yung paghuning yon, kaya't marahil ay nasa paligid lamang yung aswang. Nagpatuloy pa noon yung ingay sa paligid. Kaya't pumasok si nanay sa kwarto namin. At naabutan nga ako nitong nakaupo. Habang pinagpapawisan ng malapot dahil walang tigil pa rin noon yung pagsakit ng tiyan ko. Nagreklamo na ako noon kay nanay. Kaya't kumuha siya ng gamot pang pahid at saka pinahiran nga niya yung tiyan ko. Nilagyan niya rin ng itim na damit yung aking tiyan. Kaya't kahit papano ay naibsa naman yung pagsakit noon. Dahil hindi pa rin nawawala yung mga paghuni ng tiktik sa paligid. Nagpasya nga yung mga magulang kong lumabas ng bahay upang maglagay ng mga pangontra. Sakto rin nagising na rin yung asawa ko noon. Kaya't maging siya ay tumulong rin. Naglagay na lamang sila ng mga bawang at nagsaboy ng asin sa paligid ng bahay. Pati na rin sa bubungan. Tinignan rin nila yung aming bubungan. Ngunit wala naman daw silang nakita. Marahil ay nakaalis na rin yung aswang na naroroon. At makalipas nga yung ilang minuto, natahimik na rin yung paligid. Nawala rin yung pananakit ng tiyan ko. Kaya't marahil ay wala na nga yung aswang ng mga sandaling yon. Nagmatsyag pa nga sila ng mga ilan pang minuto. At nang hindi na nga nagkaroon ng mga paghuni, ay pumasok na rin sila sa loob ng bahay. Kahit papano, ay nakampante na rin at kalauna naman, ay nakatulog na nga rin ako. Simula nga ng gabing yon, tila nagpabalik-balik na nga yung aswang sa bahay. At dahil doon, nabahala na rin yung mga magulang ko gayong delikado nga yon para sa amin nang dinadala kong sanggol. At dahil doon, halos gabi-gabi rin kong magpuyat sa nanay at tatay upang magmatsyag sa paligid at siguraduhin ang kaligtasan ko pati na rin ang sanggol na aking dinadala.
Hanggang isang gabi. Yun nga yung pangyayaring hindi ko makakalimutan dahil munti ka nang malagay sa panganib yung buhay naming dalawa ng aking anak. Hindi nakauwi ng gabing yon yung asawa ko, kaya't mag-isa lang ako sa aming kwarto. Nakahiga na ako noon sa aming kama, habang yung aking mga magulang naman ay nagpapahinga na rin sa kanilang kwarto. Nakaramdam ako ng parang napakainit ng paligid. Kaya't naisipan kong bahagyang buksan yung bintana namin, nagawa lang sa kawayan, upang may pumasok naman na hangin. Kaya't kahit papano noon, inaibsa naman yung aking nararamdaman. Hinayaan ko na lamang na bahagyang nakabukas yung bintana ng kwarto at nahiga na akong muli sa aming higaan. Plano ko noon ng mga sandaling yon na bago ako tuluyang matulog ay isasara ko naman ulit yung bintana. Nagmuni-muni lang ako ng ilang sandali noon hanggang sa hindi ko nga namalaya noon na ako pala'y nakatulog na. Hindi ko na isara yung bintana ng kwarto. At makalipas nga yung mga sandali, naalimpungatan na lang ako noon dahil sa malakas na pagsigaw ng nanay ko. Nang maimulat ko nga yung aking mga mata, ramdam ko kaagad na masakit yung tiyan ko. Hindi ako makabangon noon dahil tila nangangalay na rin yung bandang bewang ko dahil sa hindi ko rin maipaliwanag na pananakit ng tiyan ko. Nung tignan ko nga yung paligid, ganoon na lang yung takot na aking naramdaman dahil sa nilalang na aking nakita sa aking paanan. Naglalaway po yun at may mapupulang mga mata. Naanimoy may kung anong nais na gawin. Nakita ko pang nakangisi ito. Pero bago pa man ito tuluyang makalapit, ay naunahan na nga ito ng mga magulang ko. Napatras yung naturang nila lang dahil sa pagdating ng aking mga magulang. Marahil natakot nga ito dahil may dalang buntot ng pagi yung tatay ko. Napatingin pa ako sa bintana noon at nakita kong nakabukas na ngayon. Kaya't batid kong doon nga dumaan yung nilalang na yon para makapasok ng kwarto. Minumura ni tatay yung nilalang na yon habang winawasiwas niya yung hawak niyang buntot ng pagi. Galit na galit noon yung aking ama dahil nga nagawa pa akong pasukin ang aswang na yon sa aming kwarto. Pinagsabihan pa niya ito na napakalakas ng loob ng aswang na pasukin ako upang isagawa yung kanyang balak na kunin yung sanggol. Napapaahangil po yung nilalang na yon na lalong nagpatindig ng mga balahibo ko sa katawan. Pero napapaatras po ito tuwing sinusubukan itong hatawin ni tatay. Dahil nagalit nga yung tatay ko noon, ay sinugod na nga niya ito ng harapan upang magawa niyang hatawi ng kanyang hawak na buntot ng pagi. Pero dahil may taglay na kaliksihan yung nilalang na yon, ay nagagawa pa rin niyang makaiwas kay tatay hanggang nakalapit nga ito sa bintana. Binantaan ito ng aking ama na kung hindi pa rin ito aalis at hindi nga nito ako tigilan, ay papatay niya ito ng mga sandaling yon mismo. Napangisi lang yung aswang noon at bahagya pang napahagikik na parang tinutukso pa nga yung galit na galit ko ng ama. Marahil ay alam rin niya na hindi naman madaling gawin yung mga sinabi ng tatay ko. Napasigaw nga yung tatay ko noon at harapan niyang sinugod yung nilalang. At dahil parang kampante nga yung nilalang na hindi siya magagawang tamaan ng tatay ko, ay nagkamali nga ito ng galaw. Ganon na lang yung tuwa ng aking ama nang matamaan nga niya ng buntot ng pagi yung nilalang na yon sa may bandang mukha at leeg nito. Tanging paghiyaw lang yung nagawa ng aswang na yon na umalingaw-ngaw pa sa aming paligid. Hatawin pa sana ulit ni tatay yung nilalang. Ngunit mabilis yung tumakbo para tumakas. Dali-dali naman akong nilapitan ni tatay noon at tinanong kung okay lang ba ako. Napatango lang ako noon habang mahigpit nga akong nakayakap kay nanay. Nanginginig yung buong katawan ko noon sa takot at ramdam ko pa rin yung pananakit ng tiyan ko. Pinakalma naman ako ng aking mga magulang hanggang sa naging okay na nga rin yung aking pakiramdam. Tinanong rin ako ni nanay noon kung ano nga bang nangyari habang sila ay natutulog.
At ikwento ko naman yon. Narinig daw kasi niyang napapaungol ako kaya't minabuti niyang tignan ako sa aming kwarto. Hindi nga niya akalain na tama siya ng kutob na baka may hindi magandang nangyayari. Naabutan nga niya yung aswang na yon na papalapit na rin sa akin. Pinagsabihan ako ng mga magulang ko noon na huwag nang uulitin yung ginawa kong pagbukas ng bintana at baka makatulog akong muli at mapahamak pa kami ng aking anak. Napatango na lang din ako noon dahil totoo namang may kasalanan rin ako. Minabuti ko rin sa kwarto na nga muna nila matulog habang hindi pa nga nakakauwi yung asawa ko. Nang mga sumunod na gabi, hindi na rin naulit yung ganong pangyayari. Naging maingat na rin ako at hindi ko na rin inulit pa yung pagbukas ng bintana sa takot na baka maulit pa nga yon. Ikwento ko rin kay nanay yung nangyari sa akin sa bayan at yung hinala nga nila. Yung aling yon na tumulong sa akin ay baka yung parehong ali na bumisita sa akin ng gabi na. Lalo nga't nung hawakan po nito yung tiyan ko, halos hindi na nga rin po nito bitawan. Lumakas nga rin noon yung kutob ko na baka tama nga sila nanay. At noong muli akong nagpunta sa bayan at makita ko nga yung ali, nakatalukbong po ito ng tela sa kanyang mukha na parang may tinatakpan po ito. Doon na nga namin naisipan ng nanay ko na baka tinatakpan ito yung mga sugat na kanyang tinamo sa paghataw ng buntot ng pagi ni tatay, dahil tinamaan nga rin ni tatay yung mukha nito nung bumisita ito nung gabi. Nakita rin ni nanay yung naturang ali at nagtaka pa nga kami noon dahil nung makita rin po nitong kasama ko yung nanay ko ay mabilis po itong nawala sa aming paningin na parang mabilis ring umiwas. Simula po noon ay hindi na rin ako ganong pumupunta sa bayan at kung pumupunta man ako, kasama ko lagi yung nanay ko. Kaya't hindi na rin po naulit pa yung mga ganong pangyayari. Dito ko na rin po ito tatapusin. Maraming salamat po sa lahat ng mga matiyagang nakinig sa kwento kong ito. Ito po yung aking karanasan. Paalam.